Sa Vatican City, nakalatag na ang mga uupuan ng mga VIP sa nalalapit na canonization ni na Blessed John Paul II at Blessed John the 23rd. Ramdam na rin ang pagkasabik ng mga deboto para sa espesyal na okasyong ito. Mula sa Vatican City, may news to go si Mariz Umali. Dito sa Vatican, ramdam na ngayon pa lang ang sabik at saya ng mga pilgrims sa napakalaking okasyon na gaganapin ngayong darating na linggo, ang paghirang bilang ganap na santo sa dalawa sa pinakamamahal na santo papa sa kasaysayan, sina Blessed Pope John Paul II at Blessed Pope John the 23rd. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkasabay na hihiranging santo ang dalawang dating santo papa na gaganapin mismo sa araw ng kapistahan ng Divine Mercy. Kapistahang mismong si Pope John Paul II ang nag-institute o nagpalaganap sa buong mundo. Makikita niyo po rito, ayan, nakalatag na po ang mga uupuan ng mga VIPs. Kabilang na ang mga kardinal, mga arsobispo, obispo at pati na rin mga pare na magko-concelebrate. Pati na rin ng mga heads of state at iba pang mga foreign dignitaries. Nakapaliwat naman po doon ay yung mga malalaki mga screen projector. Ang pupwesto naman po ng media ay nakatayo na rin po doon sa dulong bahagi nitong St. Peter Square. Natayang 300,000 katao ang makakapasok mismo dito sa square. Pero maaari raw na umabot ng hanggang 4 milyon ang sasaksi sa espesyal na okasyong ito dito sa Vatican City at sa buong syudad ng Roma. Alas 10 ng umaga dito sa Vatican at alas 4 naman ng hapon sa Pilipinas, magsisimula ang seremonya ng canonization. Mula St. Peter's Basilica ay lalabas ang prosesyon ng mga kardinal, obispo at arsobispo na pangungunahan mismo ni Pope Francis. Ito yung tinatawag na processional. Ang entablado na yun naman ay iuurong sa harapan mismo ng main entrance ng simbahan kung saan tatayo at magmimisa si Pope Francis. Dito rin magaganap ang mismong canonization. Pero bakit nga ba napakalaki na interes ng mga Katoliko sa okasyong ito? Hindi lang sa devotion, kung hindi talagang dahil din sa kanilang pagiging Pope as Vicar of Christ. Ang okasyong ito na ang inaasahang dadaluhan ng pinakamaraming mga pilgrim at deboto matapos ang libing at beatification ni Pope John Paul II, na daragdagan pa ng mga nagmamahal din kay Pope John the 23rd, na itinuturing din na isa sa pinakamamahal na Santo Papa sa kasaysayan. Mariz Umali, GMA News.